Good morning guys, Teacher A here and welcome to Guro Pinoy sa Amerika. So for today, pagpapatuloy lang natin ang ating lesson about the visibility rules. But this time, magfo-focus tayo sa numbers 4, 8, 11, and 12. So paano ba yun? So ibig sabihin ng lesson natin, i-check lang natin if ang given na number ay pwedeng i-divide sa 4, sa 8, sa 11, or sa 12, na sakto ang sagot na hindi natin siya talagang isosolve completely. So, paano ba yon? Simulan na natin. Divisibility rule for number 4. Kapag ang last two digits is divisible by 4, yun yung isa, or kapag ang given na number ay nag-i-end sa dalawang 0. So, ulitin natin. Una, yung dalawang last digit niya ay pwedeng i-divide sa 4 or yung dalawang last digit niya ay dalawang zeros. Example, let's say meron tayong 200. So, yung last two digits, 0 and 0, dalawang zeros siya. Therefore, si 200 ay divisible by 4 kasi nag-e-end siya sa dalawang zeros. Next, let's say 324. So, ang huling dalawang numbers niya ay, sorry, may commercial tayo. Baby, quiet ka muna. 24. So, si 24 ay pwedeng i-divide sa 4 kasi 24 divided by 4 ay 6. So, therefore, si 324 ay divisible by 4. Next, pwede tayong maglagay ng maraming numbers, but then, ang i-check lang natin yung dalawang dulo. As in, yung dalawang dulo lang. Wala tayong pakialam sa ibang numbers. Halimbawa, 1, 7, 6, 8, 7, 5, then 4, o yung dalawang dulo, let's say 36. So, ang given nating numbers ay, ay 176,875,436. So, titingnan nyo lang yung dalawang dulo. Wala tayong pakialam sa napakadaming numbers sa harapan. So, yung 36, pwede ba siyang i-divide sa 4? Yes. 36 divided by 4 ay 9. So, therefore, itong 176,875,436 is divisible by 4. Ganun lang kasimple. Yung dalawang dulong number. Okay? Next, divisibility rule for 8. Paano malalaman kung ang number ay pwedeng i-divide sa 8 na sakto ang sagot? Ang rule natin, ang iti-check naman natin ay ang last 3 digits. Yung dulong tatlo. Okay? So, yung last 3 digits should be divisible by 8. So, ibig sabihin, pwede siyang i-divide sa 8 na sakto ang sagot. Or, yung isa pa, tatlong zeros yung dulong number. So, sa 4, dalawang zeros. Sa 8, tatlo. Halimbawa, 1,000. So, we have 1, 2, 3. 3 zeros yung dulo. Therefore, ang 1,000 ay divisible by 8. Next, let's say meron akong 9,216. So, si 216, yun yung tatlong dulo, pwede ba siyang i-divide sa 8? Yes. 216 divided by 8 is equal to 27. So, therefore, itong buong number na to, yung 9,216 ay divisible by 8. I-divide nyo lang yung tatlong dulo by 8. Kailangan sakto. Last example, let's say meron akong 6,112. So, yung tatlong dulo, 112, pwede ba siyang i-divide by 8? Yes. So, yung 112 divided by 8 is equal to 14. So, therefore, si 6,112 is divisible by 8. Okay? So, hindi nyo i-divide ng buo. Titingnan nyo lang yung tatlong digits. Tatlong last digits. Next, 11. So, yung 11, medyo complicated siya. So, eto yung rule. So, a number is divisible by 11 if the difference between the sum of the digits in odd places and sum of the digits in even places is either 0 or divisible by 11. So, medyo complicated, medyo overwhelming yung meaning. Pero madali lang siya. Halimbawa,
let's say, meron ako commercial, ang ingin na anak ko, 28,413. Paano natin malalaman kung ito ay divisible by 11? So, sabi, i-check natin yung sum ng mga numbers na nasa odd digits. So, yung mga numbers na nasa odd, yung una, yung dulo, yung pangatlo, at saka itong panglima. Add natin. So, we have here 2 plus 4 plus 3. And then, minus. Ima-minus naman natin yung sum ng nasa even na place. Yung pangalawa, yung pang-apat, kung meron pang pang-anim, pang-walo, etc., etc. So, yun na dito, 8 and 1. 8 plus 1. So, solve natin. 2 plus 4 plus 3. So, 2 plus 4 is 6, plus 3 is 9. Minus 8 plus 1 is 9. So, 9 minus 9 is equal to 0. So, therefore, 0 ang difference ng sums ng given natin. So, therefore, si 28,413 is divisible by 11. Ulitin natin, ha? Salitan lang. Salitan. Una, pangatlo, panglima, etc., etc. Add sila. Tapos, yung pangalawa, pang-apat, pang-anim, pang-walo, etc., etc. I-add sila. Tapos, ima-minus natin. Pag ang laba, ang lumabas ay 0 or 11. Therefore, yung number ay divisible by 11. Okay, isa pang given. Let's say I have 10,516. Yan. So, i-add muna natin yung nasa odd. Yung pang-una, pang-atlo, pang-lima. So, we have 1 plus 5 plus 6. And then, ima-minus natin sa nasa even na place. So, second, yung fourth, yung sixth, etc., etc. So, we have here 0 plus 1. So, 1 plus 5 is 6 plus 6 ay 12. Minus 0 plus 1 ay 1. So, i-minus natin yung mga sums. 12 minus 1 ay 11. At si 11 ay pwedeng i-divide kay 11. So, therefore, si 10,516 is divisible by 11. So, ganun lang. Yung salitan lang na sums nila, ima-minus natin kapag ang lumabas ay 0. Or, number na pwedeng i-divide kay 11. Si 11, ay si number, ay divisible by 11. Okay? So, let's move on sa last. Sa 12. Paano malalaman if a number is divisible by 12? So, kailangan ma-meet niya yung dalawang conditions. First condition, kailangan divisible siya sa 3. So, inaral natin kahapon, yung number ay divisible kay 3 kapag ang sum, ibig sabihin kapag inadd natin lahat ng digits, at ang sum niya ay pwedeng i-divide kay 3, therefore, yung mismong number na yon ay divisible by 3. So, yun ang first condition. Second condition, it should be divisible by 4. Paano yun? Yung dalawang last number ay either 0, 0 or pwedeng i-divide kay 4. Halimbawa, let's say meron akong 324. Divisible ba siya? Kay 12, i-check natin. So, check natin kung divisible muna siya kay 4. Tingnan natin yung dalawang last numbers. 24. So, si 24 pwedeng i-divide kay 4. So, divisible siya kay 4. Next, divisible ba siya kay 3? I-check natin. I-add natin yung mga numbers. 3 plus 2 ay 5 plus 4 ay 9. So, therefore, si 9 pwedeng i-divide kay 3. Divisible din siya kay 3. So, dalawang check, na-meet yung condition. Therefore, si 324 ay divisible by 12. Next example. Let's say meron akong
1,128. Divisible ba ito kay 12? First, i-check natin yung last two digits. 28. Si 28 ba pwedeng i-divide kay 4? Yes. 28 divided by 4 is 7. So, therefore, divisible siya kay 4. Now, divisible ba siya kay 3? I-check natin by adding all the digits. So, 8 plus 2 ay 10, plus 1, 11, plus 1 is 12. Si 12 ba pwedeng i-divide kay 3? Yes. So, na-meet ni 1,128 yung dalawang conditions. Divisible siya kay 4, divisible din siya kay 3. Therefore, si 1,128 ay divisible by 12. Okay? So, ganun lang siya kasimple. Let's move on sa ating mga learning tasks 1, 2, and 3. Okay, learning task number 1. Ang direction is, the following numbers are divisible by 4, 8, 11, and 12. Try to finish the table by writing the numbers that are divisible by 4, 8, 11, and 12. So, kukompletuhin lang natin yung table. Okay? So, dito, lalagay natin yung mga sa tingin natin ay numbers na divisible by 4, here divisible by 8, here 11, and here 12. Okay? So, simulan na natin. Since baliktad yung gagawin natin, ibig sabihin, kaya magbibigay ng number na divisible sa given, ifa-follow lang natin yung rules. Okay? Ang number ay divisible by 4, again, kapag ang dulo ay dalawang 0. So, ibig sabihin, maglagay ka lang ng dalawang 0 sa dulo. There. Tapos kahit na anong number pa at gano'ng kadami pa ilagay mo, divisible by 4 yun. Okay? Gusto ko 1, 4, 3. Yan. I love you. There you go. So, 14,300 is divisible by 4. Kasi ang mahalaga lang rito, yung dalawang dulo. Okay? So, we are working backwards. Pabaliktad yung paggagawa natin. Next, yung isa pang rule sa divisibility rule for 4 is ang dalawang dulo niya ay kailangan pwedeng i-divide sa 4. Halimbawa, let's say 28. So, ang 28 is divisible by 4. Kasi 28 divided by 4 ay 7. So, kahit na anong number ang ilagay natin dito, it's divisible by 4. Kasi ang dulo natin ay 28. Halimbawa, gusto ko siyang lagyan ng 5 sa unahan. So, yung 528 is divisible by 4. Kasi, yung 28, yung dalawang dulo niya, pwedeng i-divide kay 4. So, ganun lang kasimple. Kahit ilan pa ilagay nyo rito, basta ang mahalaga yung dalawang dulo, you're good. Okay? Next, divisible by 8. Paano tayo magbibigay ng examples? Again, ang rule natin, ang tatlong dulo niya kailangan ay tatlong zeros or divisible by 8. So, tatlong zeros daw. Maglagay tayo tatlong zeros. 1, 2, 3. Yan, tatlo. So, kahit na anong number ang ilagay natin dito, divisible by 8 yon. Kasi yung tatlong dulo natin ay tatlong zeros. Gusto ko ng 5, 6. Yan. So, 56,000 is divisible by 8. Kasi yung tatlong dulo ko ay tatlong zeros. So, kung gusto nyo na puro ganito, maglagay lang kayo ng tatlong zeros lahat. And then, maglagay kayo ng kahit anong number sa left side ng tatlong zeros. Ganun lang siya kasimple. Another example, 240. Ang 240 ay pwedeng i-divide sa 8. 24 divided by 8 is 3. Lagyan lang ng 0, so 30. So, 240 divided by 8 is 30. So, kahit na anong number ang ilagay ko dito, automatic, divisible by 8 yun. Kasi ang tatlong dulo ko ay divisible by 8. Gusto ko ng 7, 8. Oh, yan, 1, 7, 8. So, 178,240 is divisible by 8. Kasi yung tatlong dulo ko, pwedeng i-divide kay 8. Okay? Next, si 11. Salitan. Yung mga numbers na nasa even place, tsaka nasa odd place, kapag inadd sila, tas sinubtract, ang sagot ay 0 or 11. Okay? Halimbawa, gusto ko ng apat na numbers. 1, 2, 3, 4. Okay? Maglalagay muna ako sa odd. Let's say, meron akong 9, tapos dito ay 3. So, 3 plus 9 ay 12. So, therefore, kailangan yun nandito sa dalawa na to, kapag inadd ko siya, 12 din yung sagot.
Para 12 minus 12, the answer is 0. Again, yun ang rule sa divisibility rule for 11. Kailangan yung sum ay 0 or pwedeng i-divide sa 11. Okay? So, 3 plus 9 is 12. So, dito, para maging 12 yung dalawa na to, pwede akong maglagay ng 8 at saka ng 4. Okay? So, tingnan nga natin. 9 plus 3 ay 12. Yung may dalawang, ay may isang guhit. Tapos yung may dalawang guhit, 8 plus 4 ay 12. So, 12 minus 12 ay 0. Therefore, si 8,349 is divisible by 11. Next, paano pag gusto ko ng limang numbers? 1, 2, 3, 4, 5. So, yung pangalawa, tsaka yung pang-apat, kapag inad sila, tapos yung iisang guhit, kapag inad din sila, kapag sinubtract yung mga sums nila, kailangan 0 o kaya 11. Halimbawa, gusto ko 1 dito, 1, and then gusto ko ng 4 dito, and then dito ay 9. So, 1 plus 4 plus 9 ay 14. So, dapat yung sum nitong dalawa na to, 14 din, para 14 minus 14 ay 0. Gusto ko ng 7, at saka 7. Yan, 7 plus 7 ay 14. So, 14 minus 14 ay 0. Therefore, it's divisible by 11. Okay? Ganun lang kasimple. Next, divisibility rule for 12, again, ay, ang number ay pwedeng i-divide sa 3 at pwedeng i-divide sa 4. Ay, sorry, divisible by 3 and divisible by 4. So, paano yan? Mag-start ako sa divisibility by 4 na kailangan either dalawang 0 yung dulo or yung dalawang dulo ay pwedeng i-divide sa 8. Ay, sa 4. Ano ba yan? So, dalawang 0 muna. 0, 0. So, kahit na anong number pa ilagay ko rito, automatic siya divisible by 4. Now, paano siya magiging divisible by 3? Yung mga numbers na susunod kong ilalagay, kapag inad siya, kailangan pwedeng i-divide sa 3. Halimbawa, 1 tsaka 2. Kasi, 1 plus 2 ay 3 plus 0, 0. So, 3 pa din. So, 3 is divisible by 3. So, therefore, si 1,200 ay divisible by 12. Next, dalawang dulo ilit ang magsisimula. 28. So, si 28 ay divisible by 4. Kasi pwede siya i-divide kay 4, di ba? 28 divided by 4 ay 7. Now, kailangan yung idadagdag ko dito ay kapag inad ko silang lahat, pwedeng i-divide kay 3. So, 8 plus 2, meron na akong 10. Gusto ko ng 12 para pwede siya i-divide kay 3. So, 8 plus 2 ay 10, plus 1, 11, plus 1 ay 12. So, si 12, pwede ba i-divide kay 3? Yes. So, therefore, si 1,128 is divisible by 12. So, ganun lang siya kasimple. Okay, next, punta na tayo sa learning task number 2. Okay, learning task number 2. Put a check under the correct column by which the numbers are divisible. So, meron tayo dito mga numbers. Che-check lang natin kung sila ay divisible by 4, by 8, by 11, or by 12. So, simulan na natin. 88. Sabi, it is divisible by 4. Kung ang dalawang digit ay pwedeng i-divide sa 4. Yes. So, therefore, divisible by 4 si 88. By 8? Yes naman. Kitang-kita. 8 and 8. By 11? Yes. Kapag ang dalawang digit ay kapag dalawa lang ang given na digit and same sila, automatic that is divisible by 11. Like 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Okay? Divisible by 11 yan. Next, divisibility by 12. Again, ang condition, dalawa. Kailangan divisible siya sa 3 and divisible siya sa 4. Alam na natin na divisible to by 4. I-check na lang natin kung divisible siya by 3 by adding the numbers. 8 plus 8 ay 16. Ang 16 ba ay pwedeng i-divide sa 3? No. So, therefore, hindi siya divisible by 12. Okay? Number 2. 800. Divisible ba by 4? Yes. Kasi, again, ang condition dito is
nag-i-end sa dalawang 0, divisible sa 4. So, yes. Divisible ba siya by 8? Yes. Kasi, again, ang rule sa divisibility, sa divisibility rule for 8 ay, yung last 3 numbers ay pwedeng i-divide sa 8. So, ang 800 pwedeng i-divide kay 8. Divisible ba siya by 11? I-check natin. Salitan. Yung una at pangatlo, tapos ima-minus sa pangalawa. So, 8 plus 0 ay 8, minus 0 ay 8. Si 8 ba, pwede i-divide kay 11? Hindi. So, therefore, hindi siya divisible by 11. Next, 1,224. Divisible ba siya by 4? I-check ang dalawang last number. 24. Ang 24 ba, pwede i-divide sa 4? Yes. So, therefore, it is divisible by 4. Next, divisible ba siya by 8? I-check ang tatlong last digits. 224. Ang 224 ba ay pwedeng divide kay 8? Check natin. 224 divided by 8. Mano-mano tayo. So, this is 2. 2 times 8 ay 16. And then, 22 minus 16 ay 6. And then, bring down 4. 64 divided by 8 ay 8. So, therefore, this is divisible by 8. Kasi, 224 divided by 8 is 28. Okay? Next, check natin. Divisible ba siya by 11? Paano malalaman? Yung salitan ulit. Yung sum ng una at pangatlo, ima-minus sa sum ng pangalawa at pang-apat. So, 2 plus 4 ay 6. Then, 1 plus 2 ay 3. So, 6 minus 3 is 3. Pwede bang divide si 3 by 11? Hindi. So, therefore, hindi siya divisible by 11. Last, divisible ba siya by 12? Last two digits, 24, divisible by 4. Now, divisible ba siya by 3? I-add natin yung mga numbers. 1 plus 2 ay 3, plus 2 ay 5, plus 4 ay 9. Si 9 ba pwede i-divide kay 3? Yes. So, therefore, divisible siya by 12. Okay? Ganun lang kasimple. Okay, last one. Learning task number 3. Fill in the largest unit digit. 2. To make them divisible by the number on the left. Okay. So, number 1, divisible by 4 siya. At ang given ay 1, 2, 5. And then, ano yung number niya na nasa unit place? Number 2 is divisible by 8. We have 3, 6, 7, 3. And then, yung last number. Okay. I-review natin. Divisibility rule for 4. Ang dalawang 2 digits niya kailangan ay 0, 0. Or, pwedeng i-divide by 4. So, meron na tayong una, 5. So, definitely, hindi siya 0, 0. Hahanapin na lang natin kung ano nandito. So, ang 5, kung lalagay natin dito ay 9, ang 59 ba pwedeng divide kay 4? No. Kung ilalagay natin ay 8, si 58 ba ay pwedeng i-divide by 4 na sakto? Hindi. 57, hindi din. 56, yes. Kasi si 56 divided by 4 ay 14. So, therefore, ang sagot natin dito ay 6. So, yung 1,256 is divisible by 4. Okay? Next, divisible by 8. I-review lin natin ang divisibility rule for 8. Una, either tatlong 0 yung dulo niya, or yung tatlong dulong numbers niya ay pwedeng i-divide kay 8. So, meron na tayo ditong 7, 3. Hinahanap na lang yung dulo. So, definitely, hindi siya tatlong zeros. Doon tayo sa pangalawang rule, na ang tatlong last numbers ay pwedeng divide kay 8. So, kung ilalagay natin dito ay 9, si 739 ba pwedeng divide kay 8? Nasakto sagot? No. Kung 8, 738 divided by 8, no, hindi rin. 737, kung 7 ang ilalagay, pwede ba i-divide kay 8? Hindi. Kung 6, 736 divided by 8, yes. So, 736 divided by 8 ay 92. So, therefore,
si 36,736 ay divisible by 8. So, ganun lang kasimple. So, kung natuto kayo sa ating lesson, kindly give me a like para i-share din to ni YouTube sa ibang grade 5 na katulad nyo. And, if ever hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, kindly makihit yung subscribe button sa ilalim, pati notification bell para updated kayo sa aking mga videos. So, that's it for today. See you on my next video. Paalam!